Ito ha. Ito, gusto ko lang panoorin nyo ito ha, para magkaintindihan tayo. Diba maraming, kasi ho, alam nyo ba marami na ho tayong nakausap na mga kakilala natin na malapit dyan. Hindi ko lang sasabihin ha. Pero alam mo, isa lang lahat ng conclusion nila. Ang conclusion nila ay, oo, may basbas ni Pangulong Duterte yung ano ng PDP. Pero yun na lang ho yun. Nagkompromiso na lang si Pangulong Duterte. Pero ang basa ho nila talagang hindi. Kaya nga dito, pakinggan nyo ho ito ha. Ito ay ano ha. Ito yung interview kay Senator Go na feeling ng ilan, sabi nung iba, kaya ho yan ganyan is hinayaan na lang. Kasi nga daw po, para sa survival ng mga kapartido ni Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, si Pangulong Duterte, tapos na eh. Tapos na ho siya. Na-atim nyo na yung pinakamataas na posisyon pagdating sa politika, presidente. Ngayon, dahil nga ho siya ay kanyang tapat sa mga kaibigan at si kay Senator Go, hinayaan na lang nila, eto sila Senator Go at ang PDP, na mag-endorso ng iba para ho sa kanilang political career. Hindi natin masisisi, pero ganun ho talaga ang eksena sa politika eh. Kahit wala pang formal na deklarasyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung sino sa mga kandidatong pagkapangulo ng bansa ang kanyang i-endorso, naging ganado na ang punong ehekutibo sa pagbibigay ng payo kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pahayag ito ni Senador Bongo matapos i-endorso ng PDP laban na partido ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni Marcos. Ayon kay Go, nagkaroon din ng pagpupulong sa Manila sina Pangulong Duterte at Marcos nitong weekend. Paglalarawan ni Go, panay ang payo ng Pangulo kay Marcos. Maganda naman po ang resulta ng meeting. Medyo matagal-tagal nga yun at talagang ganado yung Pangulo na magkwento. I think about 80% ng discussion ay more on presidente po ang nagsasalita. He shared his experience of as president sa mga nakaraan. Ito, bigay siya ng mga konting payo. Ginawa niya para sa ating bayan ay sana po ipagpatuloy kung sino man po yung magiging sunod na Pangulo. Did they talk about the endorsement? Silang dalawa lang nagkausap. So I cannot speak on behalf of the president and I cannot preempt him. Antayin na lang po natin kung meron lang maging formal na anunsyo ang ating mahal na Pangulo. Dumaan din anya sa proseso ang pag-endorso ng PDP laban kay Marcos. Sure po. So ibig sabihin kami mismo nagkonsultahan kami at majority ng PDP ay nakapag-desisyon na siya po ay dapat susuportahan. So kasama po ako sa mga pumirma. Nang tanungin sa nangyayaring gusot sa loob ng PDP laban, sabi ni Go, bahala na ang COMELEC. Sa ngayon kasi anya, naghihintay ang kanilang partido kung aling grupo ang kikilalaning lehitimo ng COMELEC. Kung ang paksyon na pinamumunuan... So, confirm po talagang nag-usap si Pangulong Duterte at si Marcos. Is it good news or is it bad news? Simple lang. Kung in-endorse siya, may picture sila, nakataas ang kamay. In-endorse ka nga eh. Itataas yung kamay mo. Pero nagkita na sila lahat, hindi pa tinaas ang kamay. It speaks so much. Sa tingin ko, it's a compromise. It's a compromise for the survival of the entire PDP. Dahil siguro, para peace offering, itong grupo nila ng PDP kasama si Senator Go kay Mayor Sara Duterte. Na alam naman natin, si Mayor Sara Duterte na mismo nagsabi na ano, huwag niyo kaming isama sa gulo niyo diyan sa PDP. Sabihin may hidwaan. Siguro ito na ang best para magkaroon ng peaceful na pagsasama ang PDP at itong si Mayora Sara. I-endorse sila.
Pero kung papansin ninyo, kung gusto talaga ni Pangulong Duterte, ha, itinaas niya na yung kamay niyan. Bakit sa picture? Sa tingin ninyo, walang bubulong doon? Itaas niyo yung kamay para ano? Wala. Ibig sabihin, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Yun lang ang sa tingin ko. Ni Energy Secretary Alfonso Cusi at Pangulong Duterte o ang paksyon ni Senador Manny Pacquiao at Senador Coco Pimentel. Kung tutuusin, ayon kay Go, pagkatapos ng eleksyon, maaaring magkawatak-watak na ang PDP laban. Andiyan pa rin. Buhay. Part of politics naman talaga na kung sino yung magiging presidente, sila po yung magiging ruling. Sabi nito isa, tanaas man o hindi, klarong-klaro na walang paninindigan. Walang paninindigan o ang PDP. Understandable ho yun, sir. Pero si Pangulong Duterte, sa tingin ko, wala. Feeling ko, ayaw naman niya. Tsaka, isipin nyo naman, sa tingin ninyo, bobo si Pangulong Duterte. Pagkatas yung sabi niyang spoiled, weak. At kaya nga ako naiinis eh. May part na naiinis ako sa PDP. Honestly, naiinis ako kasi ginagawa niyong tanga ang Pangulong Duterte. Sa ginagawa ninyo, ang tinatamaan si Pangulong Duterte. Wala akong biro. Dahil sa inyong selfish act, kayong PDP, ginagawa ninyong kahihiyan si Pangulong Duterte. It's not Senator Go, ah. You know why? Senator Go is the best compromise the president can give. Sa tingin ko lang, hinayaan niya, sige, pumirma ka dyan. Kasi parte ka, official ka ng PDP. Sigurado ako kasi hindi naman gagalaw si Pangulong Duterte. Ay, si Senator Go nang walang abiso ni Pangulong Duterte. So feeling ko, sige, pirma ka na dyan para maka... Kasi ala namang nakapirma lahat ng officers tapos... Si Senator Go, hindi. Di mukha namang halatang-halatang ano naman, di ba? Lalong magkakaroon ng kiskisan kay Mayor Sara Duterte. Di hindi to lalong tatanggapin ng PDP. So, hinayaan na lang. Sigurado ako, sinabihan ni Pangulong Duterte, sige, pumirma ka na lang, that's the best compromise. Alam nyo naman, si Senator Go, sasaluhin lahat ng bala para kay Pangulong Duterte. So, sinasalo niya ngayon lahat ng bala. Ganyan nun si Senator Go. Grabe ho, daig pa ho niya ang talagang bayaning sasalo para sa isang tao. So sinalo niya lahat. Ganyan nun kabayani si Senator Go. Pero, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Napakahalatang halata eh. Kasi kung gusto ni si Pangulong Duterte, tapos na usapan kung gusto ni Pangulong Duterte, itinaas niya na kamay niyan at siya na mismo mag-a-announce yan. Kilala ko yan si Pangulong Duterte. Talagang ganun na tao yan. Arvin G, maraming salamat ha. Pabati naman po kay... Naman po sa may birthday si Ma'am Cynthia G, my cousin Chacha Z, Veronica R, Isko tayo. Yun, palakpakan. Hindi, isipin nyo na lang ito ha. Isipin nyo na lang ho ito. Tinatas niya yung kamay nila Loren Legarda, nila Villanueva. Kasi talagang naniniwala siya eh. Tapos, hindi tinaas yung kamay ni Bongbo. Obvious talaga na ayaw talaga. Party. Naging ruling party lang po ang PDP dahil kay President Duterte. After President Duterte... Kaya lang, ang talagang lumalabas dito, etong kaselfish nitong mga taga-PDP, pumapangit taloy imahe ni Pangulong Duterte. Yung legacy niya tuloy na ano. Kasi isipin mo, ano ba ang pinaglalaban ni Pangulong Duterte? Anong sigaw niya? Kayong mga taga-PDP, makinig kayong maigi sa akin ha. Ako si Banat Bay, makinig kayong maigi sa akin. Kayong mga taga-PDP. Alam nyo kung ano ang pinaka-hate ng ating Pangulo. Dalawa yan eh. Diba? Droga at korupsyon. Mahiya naman ho kayo. Mahiyang-mahiya naman ho kayo sa balat ninyo. Diba? Huwag na ho tayo maglukuhan. Alam nyo yan. Tapos, para lang sa political career ninyo, mahiya naman ho kayo. Wala kayong kwenta. Sa tingin ko, watak-watak na rin yan. Ganun naman talaga. That's the reality of Philippine politics. Again, hindi ko pinatutukuyan si Bongo dito. Ha? Si Senator Bongga. Bongo ay nautusan lang yan ni Pangulong Duterte. Ha? Isa ho ay tagasalo lang.
Hindi naman upe pwedeng, again, hindi upe pwedeng hindi siya pipirma. Oh. Pero sigurado ko, binulungan nito ng mga taga-PDP. Kakihiyan tayo kayo talaga mga taga-PDP. Our party system dito sa ating bansa. Kahit kailan, kung sino yung presidente, sila yung ruling party. After nang papalitan yung panibagong presidente, yun na naman magiging ruling party. So that's the reality of Philippine politics. Nakahanda rin si Go na lumaya sa PDP laban. Sino ba ang nagdidesisyon sa PDP laban? Eh walang iba kundi yung mga officer nila. Oh. Siyempre, ang ulit pa ulit-ulit. Hina naman ang kukot. Wag na nga! Pan, kung palalayasin ng naturang partido. Ako, papaalisin ako. Wala po ako problem. Aalis po ako, hindi po ako mananatili. Kung sa tingin lang sila po yung legitimate member ng faction o wing ng PDP. Willing po ako umalis anytime. At willing po ako maging independent at mag-isa. Gaya na sinabi ko, hindi po politiko. Kung meron lang partido na mag-isa ka, partido ng servisyo publiko o public servant, doon na lang po ako magpamembro. Kung mag-isa lang po ako doon, doon na lang po ako. Being a public servant. Ayoko nang ano. Mahirap mag-ano. Ayoko nang makisali sa politika. Chona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Oh, okay, okay, okay. Ayan, ha?